Memories fade away. Wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. Yes, good morning po sa inyong lahat and welcome back po sa ating panibagong video ngayong araw po ng Biyernes. So today po is January 15, 2021, alas 8 po ng umaga. So balik po tayo dito sa May Manila Bay para sa isa naman pong update ngayong umaga. Yan, kitang-kita nyo na sa mga oras na ito ay medyo maraming tao dito sa May Buhanginan. Yan, so kanya-kanya. Dito sa may pinakagilid meron po, oh, ayan, nag-aalmasal si nanay kasama yung kanyang apo siguro to o anak. Yan, mga kakaibang tagpo ngayon po no, na nangyayari ngayon sa Manila Bay. Good morning po. Tapos yung dalawang bata dun, oh, ayan, naglalaro. Sila ate dito. Ayan, picture picture. Diba? Ala lang, nakakatawa yung mga ganitong bagay na nakikita natin, no? Tuwing nag-a-update tayo dito sa Manila Bay na talagang na-enjoy ng tao yung ganitong klaseng lugar o pasyalan ngayon dahil nga sa epekto ano, ng rehabilitasyon na ginawa ng ating gobyerno. So kahit dun sa kabila, oh, sila nanay, si tatay kasama yung kanilang anak. Ayan, naglalakad-lakad sa may tubig po, no? Tumatampisaw. Meron mga naglalaro sa buhanginan, gumagawa siguro ng mga sandcastle yan. Ayan po mga, ayan, nakakatuwang tagpo. Ayan, so tuloy-tuloy naman po no, yung ginagawang paglilinis pa rin ng ating mga Manila Bay Warriors. Non-stop. Meron dito sa may loob ng Manila Yacht Club and yung iba po ay nandoon sa may Batuhan. Ayan, so sila ate, ayan o, lumipat na naman sila ng pwesto para picture-picture ulit. And, syempre, hindi pwedeng hindi natin silipin no, yung update ng dagat ngayon dito sa may Manila Bay, no? Location natin sa may Manila Yacht Club po tayo ngayon. Tuwang-tuwa ang mga bata. Kitang-kita nyo naman. Ayan. So yung mga batang po yan ha, ay kasama ang kanilang mga magulang na namamasyal dito. Check natin yung dagat. Yan po oh. Tuwang-tuwa yung bata oh, tumatakbo sa dagat. Tapos dito yung isa gumagawa ng sandcastle. Ayan, tuwang-tuwa din siya. So update po tayo dito sa binubungkal na drainage. Ayan, di ba nagsimula sila no doon sa may unahan ng Remedios. Doon po no, and right now andito na sila sa may bandang lagpas po ng Aristocrat. So andito na yung heavy equipment na gumagawa. Ayan. So isa-isang ano no, inaalis yung mga burak. Actually ang dami pang mga ano, mga nakalagay sa loob, may mga basura po no. At halos punong-puno siya ng ano, buhangin yung pinakaloob. So kailangan kasing maalis yan para tuloy-tuloy na dumalo yung mga
just in case magkaroon po ng malakas na ulan o baha, no, para tuloy-tuloy yung daloy ng tubig dito, hindi magkaroon ng bara. Kasi kung makikita natin ngayon, pakita ko po ah, talagang barado na siya ng ano, ng ayan o, so talagang ano na siya, barado ng burak, tapos merong mga shells, buhangin. Ayan, kaya siguro wala na ring daloy, hindi makadaloy yung tubig po, no, pag ganyan. Yan, silipin natin yung ano, no, pangalawang binungkal. Sa ngayon kasi ayan, ito pa rin siya, no, tuloy-tuloy pa rin yung agos. Hindi pa rin kasi naaalis itong ano, malalaking tipak ng bato. Ayan. So nung Wednesday, ano yan, no, ng hapon, trinay nilang bungkalin nga, alisin yung bato, yung nga lang high tide kaya hindi natuloy. Pero ito nga confirm na merong sobrang lakas na agos dito ng tubig, at hanggang ngayon, no, maamoy pa rin, maamoy, mabaho yung tubig na nilalabas dito. So abangan natin today, no, kung ipagpapatuloy na yung pag-alis nito, kasi tingnan nyo, oh, sobrang laki talaga ng tipak ng bato na nakatakip dito sa ito, kasi yung pinakaunang tagas na na-discovery po, no, dito sa Rojas Boulevard. So dito halos na tanggal na lahat ng takip po. Ayan, tanggal na yung mga takip, and then yung mga palaman na nasa loob ay naialis na rin. And kita nyo, oh, meron ng dumadaloy na tubig kahit papano. Ayan, kasi dati talagang barado na siya. Barado ng mga burak, barado ng buhangin, tsaka basura. Yan, so ito na yung pinakaunang tinanggalan puno ng mga takip ng drainage dito. So unti-unti na pong inaayos. Yung pinakagilid kasi merong mga bakal dyan na nakalagay. So ayan, oh, pinapalitadahan na, inaayos po, no. Ayan. So tuloy-tuloy na. So dito inaayos na yun sa kabila, no. Tuloy-tuloy naman yung pagbubungkal nila ng mga takip. Yan. So yun na nga, no, pinapalitadahan na yung pinaka gilid nung magiging cover para dito sa drainage. Yan. So simula nga po nung nakita yan, no, ni Secretary Simato. And kinabukasan agad-agad po na inayos, no, ng contractor. Ayan. So yung dito na part, no, yung kahabaan na yan, eh halos na alis na yung mga takip, at the same time natanggal na yung mga burak, buhangin sa loob. Kaya doon sa kabila, no, doon na pinagpapatuloy yung pagtatanggal at pag-aalis po, no, ng mga takip at mga palamang burak dyan sa loob ng drainage. Yan, tuloy-tuloy. And share ko na rin, no, dito sa kabila.
Ayan. Yung pinaka mga tanim dito. So andyan ang mga taga PDO na regular po no, na nagmi-maintain ng mga tanim dito sa Ross Boulevard. Ayan. So nakita nyo naman no, malinis ang lugar. Ayan. Siguro ang may isa-suggest ko na lang no, siguro isa-suggest na rin natin sa DENR na madagdagan yung mga ano dito, basurahan. Kasi doon banda sa may unahan, para doon madalas madaming tao eh. Mula Remedios papunta ng Manila Yacht Club, usually dyan talaga yung sobrang daming tao. And medyo bilang lang po no, yung mga bilang ng mga basurahan doon. So isasuggest natin yan no, sa DNR na kung pwede eh, madagdagan po. So yun, dito tayo banda sa may Pedro Hill area no, kung saan yung pinaka phase 2, and ayun yung ano po, Geo Tube. So pakita ko lang no, zoom natin. Ayan no, kung saan nakatapak si Kuya ngayon. Yan po yung Geo Tubes na nilalagay nila dyan, kung saan sila nagkakaroon po na ng sun feeling. Ayan, halos ayan, napatapos na rin sila dito no. Ayan, tapos ito nga yung mga para dito sa drainage na gagawin po no, yung 300 meters na drainage papunta doon no, yung labasan ng mga treated na wastewater sa Manila Bay. Ayan, so doon check natin no, sa may unahan. Nilagyan na nila ng concrete. Ayan o. So nilalagyan nila ng ano no, ng concrete. Ayan. So bale ganito siya no. Ayan o, 300 meters po yan yung haba niya mula dito sa seawall no, papunta doon sa gitnang bahagi ng dagat dito sa may Ross Boulevard. Ayan. So ito po muna ang ating update ngayong umaga. Maraming salamat po no. Stay safe and stay healthy. God bless everyone and mag-ingat po tayong lahat.